Sagana ang ating makabundukan sa lalawigan ng Aklan dahil sa mga agricultural products tulad ng mga prutas, iba't ibang mga halaman at gulay. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pangkabuhayan ang ating mga kapwa Aklanon. Dito sa bayan ng Balete, sagana rin sila sa produktong ito. Kaya kilala na sila sa pagproduce ng iba't ibang produkto. Isa sa nabisita namin ay ang Jester's Eco Park na matatagpuan sa Barangay Kaliso. Isa itong agritourism site dahil sa magandang lokasyon nito at mga produktong fresh from the farm. Sa mahigit 7 taon nitong operasyon ay naging maganda ang takbo ng farm dahil na rin sa suporta ng lokal na mga turista. Dinadayo sila dahil sa sariwang hangin dito, magandang tanawin at makapag-relax. Ako po si Mr. Rosto, ang may-ari ng Jester's Eco Park. Itong Jester's Eco Park ay nagsimula noong December 10, 2017. Na-accredit kami na isang tourism farm site dito sa bayan ng Baliti. Naging agritourism farm site kami dahil dito sa aming mga pananim, sari-saring mga prutas at may mga gulay. Dito pa rin makikita yung napakagandang view. At wala pa dito ang pollution at malayo sa mga ingay. Mayroon kaming swimming pool, may mga cottages, saka yung function hall namin, may mga rooms din kami na pwede silang mag-overnight dito. Sa lawak ng kanilang farm, ay nakapaligid dito ang iba't ibang mga puno ng prutas. Itong mga fruits niyo, sir, itong mga tanim niyo, pag marami po kayong harvest, saan niyo po dinadala or sineserve po ninyo sa mga guests? Sineserve namin sa mga guests yung iba, tapos yung iba ay binibili rin dito. Dahil sa kasipagan ng may-ari, nagkaroon sila ng inisyatibo na magkaroon pa ng bagong libangan sa farm. Ito ay ang pagtatayo ng greenhouse na pag-aalagaan ng iba't ibang variety ng lettuce. Naging maunlad na ngayon ang pagtatanim ng lettuce dito sa lalawigan ng Aklan. Kaya ngayong araw, isa na namang farm ang ating bibisitahin at tutuklasin natin ang kanilang pamaraan sa pagtatanim dito sa Jester's Eco Park sa bayan ng Balete. Ayon kay Mr. Nestor, kanyang anak ang na-introduce sa kanya ng proyektong ito, ang pagtayo ng produksyon ng lettuce gamit ang hydroponic technology, kung saan sa tubig inaalagaan ang bawat puno ng lettuce. Yung anak ko dito nag-introduce sa akin, tapos pinagawa niya itong greenhouse, at ito nga, ako na ang nagmamanage ngayon. Minsan ay mga maabot kami ng mga tindis bago mag-harvest. Every tindis ang interval sa pag-harvest natin. Sa ngayon ay mga 4 months pa lang kami nag-operate nitong greenhouse at medyo sa process pa kami kung paano ang tamang proseso ng pag-alaga nitong litos. Isa sila sa mga nagpapatubo ng lettuce gamit ang hydroponic technology, kung saan ang mga tanim na ito ay dito nabubuhay sa tubig. At dito rin nila pinapalaki hanggang ma-harvest tulad nito. Sa pamamagitan ng makinarya at mga pipes, ay natutulungan itong tumubo ang mga lettuce sa bawat lalagyan nito. Dito tayo ngayon sa greenhouse ng Jester's Eco Park at kung saan ay dito nila tinatanim yung kanilang hydroponic na lettuce. At kasama natin si Sir Nestor, ang may-ari ng Jester's Eco Park. Sir, mga ilang days po itong mga lettuce na nasa harapan po natin? Ito sir ay bali 30 days na ito. Mula ng ipunla. 15 days pa lang ito na linipat dito sa pipe. Dito naman sir, sa kabila, mga ilang days pa ito? Ito ay bali 12 days pa lang nursery. Tapos, mga 5 days dito, mas 17 days. Ito lahat ay, bali, 2,520 cups. Kabuuan. Opo. Pero yung almost na hina-harvest po natin tuwing linggo, mga magkano po yung mga nakukuha natin na mga cups? Mayroon kaming mga 600 cups.
Kung minsan, kung hindi madilir yung pagpunla namin at saka yung tubo ng litos. Depende kasi sa laki. Ngayon, sir, na first time niyo pong magtanim ng litos, kamusta po yung outcome ng inyong pagtanim? Sa ngayon ay parang sa process pa rin kami ng pag-aaral. Dahil baguhan pa lang at hindi pa namin nakabisado yung tamang proseso ng pagtatanim. Pero sa ngayon ay medyo unti-unti namang natututo. Dahil demand sa ngayon ang lettuce, naisipan din nilang paramihin ito at magkaroon pa ng iba't ibang variety. Apat na uri ang kanilang sinimulang itinanim. Sa ngayon ay may apat tayo na variety. Itong pula ay Lulio Rosa. Ito naman Lulio Byunda. At doon Ulmiti at saka Rafael Romin. Sa apat na buwan nitong produksyon, ay unti-unti na rin nila itong naibebenta sa publiko. Ang iba ay binibili mismo sa farm ng mga bisita kung saan sila mismo ang pumipili sa kanilang gusto. Ang iba naman ay dinadala sa tindahan ng balete at ang iba ay binabagsak sa soaking restaurant sa bayan ng Kalibo. Sa mga gusto magbakay at litos, itong isang cup ay binibinta namin dito ng 25 pesos per cup. Depende sa'yo kung bibili ka ng per kilo, may per kilo din kami na 180 per kilo. Yung pag-market namin sa litos ay doon din sa Kalibo, may isang restaurant kami na sinusuplayan doon. At saka dito rin may bumibili at saka doon sa palengke sa bayan. Ang bawat cups ng litos ay binibenta nila sa 25 pesos at 180 pesos naman kada kilo. Kaya sa nais matikman ang kanilang fresh lettuce, makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page, hanapin lamang ang Jester's Eco Park. Di kalidad at free from chemicals ang kanilang produktong lettuce. Kung gusto ninyong bumili ng aming friskong lettuce at saka free from chemicals dahil wala itong spray, dahil naka greenhouse nga at wala namang pumapasok na insekto dito sa aming greenhouse. Pumunta lang kayo rito at kayo na ang bahala pumili ng inyong mga sariling bibilhin na litos. Sa ngayon, nagde-develop pa sila ng iba pang mga produkto sa kanilang greenhouse tulad ng strawberry na nagpapakasakaling maging produktibo rin gamit ang hydroponic technology. Tunay ngang kahanga-hanga ang ating mga Aklanon farmers dahil sa kanilang mga na-discovering talento, kahit baguhan pa lamang sa pag-aalaga ng hydroponic lettuce, ay nakapag-produce na sila ng magandang dekalidad at high value na produkto. Isa ito sa patunay na ang pinagpaguran ay may kapalit na kasaganahan.